actions are needed to resolve the political crisis. He said he'd review the situation next Tuesday, a week after the government collapsed with the resignation of the non-aligned Prime Minister Giuseppe Conte. He quit. World News from the BBC. You're listening to the news from the BBC. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM. The Voice of the Philippines is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, digisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire, dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan pa, ang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kakong, tinamukha ko yung si Percy, kakong, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira, oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagupin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapalpan ang iyong mukha sa
sa lapid pal, ipuubra, oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, kinigiba, basta't mali, inabangga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo, sa lapid pile walang sinisino. Percy Lapid Pile! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At siyempre po, marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero kasali po kayo. Sa mga nais magbigay ng reaksyon, meron po tayong landline o mga landline dito po sa ating impilan na maaari po ninyong tawagan. At meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Sa mga nanonood po naman ng ating live streaming sa FB, sa gawing kanan, meron po tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Nakakasama po natin sa ating technical side ang ating technical director, si Brail, hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Kahit po sinabi na ni Bucor Director Nicanor Paildon na si ano ha, si dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez ay posibleng hindi makasama sa mga ano ho ha, mabibigyan ng palayaan sa pamamagitan po ng batas na GCTA kung tawagin. Good Conduct Time Allowance. Eh pero marami po ha ang mga ano nababahala. At hindi po ano ha mapalagay. Dahil sa suspecha na palalamigin lamang ang kaso ni Sanchez o ang issue tungkol dito, ay pinangangambahan na ito'y palalayain din eventually. Ito lang topic na ito, marami tayong dapat pag-usapan dahil pare-pareho tayong nagulat dito. Meron na palang batas ito, 2013 pa yata.
na nagpapalawak doon po sa Kwan. Doon sa Conduct Time Allowance. Nadagdagan, ho? Ha? Para doon sa mga ano, bilanggo. Kaya lang, ang application po nito ngayon ay questionable na. Kahit pa sinasabing ito raw ay meron ng dinisisyon ng kaso ang Korte Suprema, ito'y apila ng mga preso para sa pagpapatupad yan. Pero meron ding denial ang Korte Suprema na ang ruling nila ay para sa mga katulad ni Sanchez o kay Sanchez. Ayan ang mahirap kasi. Yung batas, hindi maliwanag. Tapos yung ruling ng Korte Suprema, hindi rin maliwanag. Kaya nagkakadulo tayo pagka meron nung ganyang mga issue. Ano po? Lalo-lalo na, issue ito na ang karumal-dumal na krimen po ito. Yung nagsasangkot kay Sanchez. Sabi nga doon sa desisyon ito'y pinlano sa impyerno Yung pagpatay doon sa ano, sa dalawang biktima na naging sanhi ng pagkabilanggo nitong si Mayor Sanchez. Kaya ngayon po mga kaibigan, nagkaroon ng public outrage. Merong mga ano, nagpo-protesta na. At itong mga nagpo-protesta nga ay pinangangambahan nila na baka palamigin lang ito, parang sa Hong Kong, di ba? Yung issue ng kuan ng ano tawag mo ron, yung yung bill nila, extradition bill. Pinagsimula ng gulo. Alam nyo, hindi nyo talaga masasabi. Minsan, maliit na bagay, pero nagiging sanhi ng gulo. Eh, pag-usapan ho natin itong batas na ito. Pero alam nyo, sa mga nagpapaliwanag, ayaw pang liwanagin ng husto Kasi sa karaniwan tao na hindi nakauunawa ng batas, hindi nila maintindihan kung ano yung good conduct time allowance na yan na pinagbabasihan sa commutation ng sentensya para ang isang nahatulan ay makalaya. Ano isang araw, di ba? Tumawag pa nga dito, tama rin yung ano niya yung contention niya. Isa yan sa pinag-uusapan ngayon, ha? Yung broadcaster na tumawag sa atin, si Egad. Sabi niya bago na ano natanggal yung parusang bitay, yan si Sanchez nahatulan na siya ng parusang bitay So hindi na siya kasama doon sa Kwan Dapat in-execute muna yung parusang bitay kahit na tinanggal na yung bitay. Otherwise, dapat binago nila yung desisyon nung hatol sa mga nahatulan ng bitay bago po tinanggal yung yung parusang kamatayan. Ano po? Maraming matindi ito. Tsaka mapapansin ninyo, kaya kumagka minsan yung counting na tututunan natin sa batas, dala na rin ang mga pangyayari. Nagiging mahalaga ngayon kung sa ibang panahon, binabaliwala ng iba na dito naman sa programa natin, paulit-ulit nating sinasabi. Halimbawa, yung batas sa pardon, hindi ho ba?
Katulad doon na madalas natin talakayin yan sa kaso ni ano ni convicted plunderer Erap Estrada. Ngayon kasama yan sa mga topic ngayon mga kaibigan o kailangang pag-usapan Sapagkat napaka-questionable nga po nitong mapasama ang pangalan na una sila rin na nagtrumpeta niyan, di ba si Paildon din ang nagsabi niyan na posibleng mapalaya si Sanchez kasama ng 11,000 pang iba na mga preso. At hindi pa yan, nadagdagan pa. Yun daw mga convicted sa droga na napatunayan ha. At saka iniugnay dito kay Dilima at tumistigo rin labang kay Dilima later on. Mga kasama raw dyan po sa 11,000 palalayain na yan. Nakakabahala po yan. Sabi nga natin nung una pa lang, hindi pa natin naririnig masyado, wala pang masyadong paliwanag itong batas na ito, hindi nga natin alam kung kailan nagsimula. Yung po pala, sa nakaraang administrasyon na ipasa itong batas na ito. Ang author daw po niyan, si Senator Gringo Hunasan. At saka si Yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago. Pero minsan, yung pag-unawa sa batas, yun ang mahirap. O kaya yung gagamitan natin ng palusot yung batas. Doon tayo may problema. Kaya nung nakaraang programa natin, ang tinatanong natin, ano ang qualification dyan? Hindi natin alam pare-pareho. Basta na lang i-announce, merong mga palalayain o ipapatupad yung batas na hindi natin pare-pareho nalalaman. Yung bang mga qualifications dyan? Yung mga guidelines? Parang isang preso makapag-avail ng pribileyong yan sa batas na yan na siya'y mapalaya. Yung ba'y hindi na do-doktor? Patulad nga yung computation pala ang pinag-uusapan dito. Pero sa madaling sabi, para maintindihan ng lahat ng mga ng mamamayan, nag-aral man at hindi. Ang katumbas lang ho nitong GCTA dito o Good Conduct Time Allowance sa ilalim ng Republic Act yan. Yung batas na yan na pinag-uusapan ngayon. Ang katumbas niyan, reward points sa mga preso. O kayo, di ba, halimbawa, meron kayong guan, yung reward points sa isang malaking supermarket ng SM. Sabihin na natin, di ba? Basta tindahan ng SM. Meron silang card na pinagbibili yun di ba? Hindi naman libre yun Ipunan ka ng pera, kunyari, bibigyan ka ng reward. Para sa tuwing bibili ka, nakapag-iipon ka ng points. Na bandang huli, kung accumulated yan ng malaki na yan, pwede mong gastahin sa kanila. O kaya halimbawa, nagkulang ka ng mga piso-piso hanggang 10 piso, di ba, 20 pesos. Pwede mong ipantakip yung reward points, di ba? Pwede mong ibayad yung naipon mo. Madalit sabi, marami niyan, pati sa mga airline, meron yan, di ba? Merong airline na nagbibigay ng reward points. Natatandaan ko Di pa uso yan yung Pan American Airlines, yung Pan Am. Nagkaroon ako ng reward points dyan, ang laki sipin mo, isang biyahe lang. Isang balikang biyahe lang, ang laki ng points. Halos pwede mo na ikuha ng panibagong ticket.
Eh dito sa atin, wala. Lokohan yan eh. Barya-barya yan. Sentimo-sentimo. Piso-piso. Sa 1,000 yata, piso lang katumbas. So kailangan, milyon na binibili mo, magkano pa lang yun? So yan ang pag-usapan natin. Pwede ho kayong magbigay ng inyong reaction dyan, ano ha? Pero lalong uminit yung usapin na yan, mga kaibigan, dahil po dito kay Bato de la Rosa. Akalain ninyo, sabi ka agad ano raw, ito raw si Sanchez. Kwan ho, deserves second chance. Mantaki ninyo, no ha? Advance eh. Hindi mo na pinaliwanag yung ano pinagbatayan at pagbabatay. Alin? Yan ang ito. Ito pa isang dapat nyo mapuna. Paano kung walang media? Saan nila ibabalita yan? Sa Facebook? Ngayon, pag binasa nyo sa Facebook, maintindihan nyo ba? Unti-unting lumilinaw yan dahil sa media. Kaya yung mga wagas, kung makapagsalita, hindi naiintindihan ang mga sinasabi, ba? Ngayon kayo magpasalamat ni media. Eh kaya yung magulang ni Aileen Sarmenta eh, di ba? Yung babae na pinatay. Ginahasa na, pinagtulungang gahasain. Pinagpasapasahan. Kinatay pa. Oh, mga kaibigan, sabi niya, nagpapasalamat kami. Merong media eh. Kahit na nung panahong nangyari yan. Mga nagdudunong-dunungan kasi. Kung may issue kayo laban sa kanino mang media, banatan nyo. Pero dapat alam mo yung issue mo. Diba? Yung gusto mong gamiting issue. Eh, pero sasabihin mo, mga media, lahat ngayon, ganito-gano. Eh, depende yun. Hindi ko umumi mga walang hiya rito. Organisasyon ng mga mandurugas ba eh lahat na hindi na kailangan ng media, lahat na naninira. Ganyan magsalita yung mga nagpepe-Facebook eh. Mga kaibigan, eh, kung walang Facebook, walang media ngayon, baka nakalaya yan. Delikado siya ngayon, hindi siya mapasama. Bakit? Dahil sa media. O, hindi ba? Kung hindi nag-ingay ang media. Bali ba, ang ganda ng kwento dyan, umahatulan yan. Si Sanchez, magbabalik ho tayo pagkatapos ng ilang mga mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Foot supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 8:10 AM.
Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. So madalit sabi, mga kaibigan, ang GCTA, ito pong good conduct time and allowance, yan po ay reward points sa mga preso. Halimbawa, nahatulan pala tayo, no ha? O yung mga nahatulan, meron pong tinatawag dito sa batas na to na kwanho, mga deduction doon sa sentensya mo kada buwan. Ang laki, oh, mga kaibigan, ang binabawas ha, sa kada buwan. Oh, halimbawa, 10 taon ang sentensya mo, o kaya habang buhay. Yung habang buhay, ilan ba katumbas noon? 40 years? 45 years? So, bawat buwan noon, bawat buwan na dadaan, merong points ha, kung ilang araw sa kada buwan ang ibabawas doon sa sentensya. Kung ang isang inmate merong good behavior na tinatawag, di ba? Una, first 2 years, ganyan. Sunod na pangatlong taon, palaki ng palaki yan. 5 taon. So, pag kinuwenta mo yun, yun ang kinukwenta nila dapat, di ba? Ibabawas mo yun, halimbawa, life sentence, katumbas niya ni 40 years. Halimbawa lang, hindi ako tiyak kung 40 yan o 45 years. Oh, ngayon, bawat buwan dun sa 45 years na yun, halimbawa, binawasan ng araw, kukumputin mo yun sa 1 taon. Ilan ang nabawas? Di ba? Pagkatapos, sa mga lilipas na taon, pagsasama-samahin yun. Pagkatapos, imaminus mo yun dun sa sentensya sa'yo o dun sa nakabilanggo, mga kaibigan. Kaya, lumiliit ngayon yung sentensya, yung hatol na dapat niyang ipagsilbi sa loob ng bilangguan. Hindi ho ba? So madalit sabi, maliwanag reward points Hindi ba? Sa mga convict. Ang problema, itong si Sanchez, mga kaibigan, 7 habang buhay pala kaso nito. Ang hatol dito. Kasi po, maliban pala dun sa magkasintahan na pinatay nila, ha? Yung babae, ginahasa pa yun. Hindi siya nasyahan, ipinaghahasa pa dun sa kanya mga alala, yung Kurkulong Brothers, di ba? Mga mukhang berdugo yun Mga kaibigan, di ba? Kalbo pa yun, no? Kurkulong ng tataba. Tsaka talaga mga mukhang hoodlum. Ha? Masasamang tao talaga. Bakas na bakas sa mukha nila pagiging masamang tao. Mga kaibigan. Batas yung pati yung lalaki, ginawa raw yun sa harap nung boyfriend Yung paghahasa, yung paghalay dun sa babae. Pagkatapos, pinatay pa sila. Hindi ho ba? Ngayon, bukod pala dun, bago nangyari yan, meron silang pinatay din. Hindi ako nagkakamali, mag-ama Mga kaibigan, kaya nung siya, mahatulan dito sa kasong yan, dun sa magkasintaan, kay Sarmenta, tsaka yung isa, Gomez ba, apelyido nun. Ngayon, na-desisyonan, pati yung mas naunang kaso, at nagkapatong-patong. All in all, lumalabas po 7 habang buhay.
ang dapat bunuin itong si Sanchez. Isipin ninyo kung 40 years ang isang habang buhay. Ha? Ilan taon ang katumbas ng pitong life sentence? Ilan yun? Times 7. 40 times 7. Mabubuhay ba siya ng ganong katagal? Mga kaibigan? At saka, sinasabi ho daw niya sa batas na yan, daw, kasi hindi ko pa nabasang buhay, ayon sa mga lumabas sa payagan, hindi qualified to eh. Disqualified si Sanchez dyan sa good conduct time allowance. Mga kaibigan, una, heinous crime yan. Yung kanyang kinasasangkutan, pagka heinous crime daw, hindi kasali yun dito sa good conduct time allowance. Kasi yan ang mahirap eh. Gawa ng mga batas, meron naman tayong pardon. Hindi ba? May pardon eh. Oh, yun dati. Bali yun siguro yung inamyendahan nila. Pero ang problema, hindi maliwanag yung batas. Hindi ba? Kaya yung batas, pwede mong paikutan eh. Yun ang problema lagi dito sa Pilipinas eh. Ang iniisip lang, gumawa ng batas. Wala naman masama, mabuti sana yung intention eh. Bakit? Ito'y para rin dun sa mga taong gustong magpakabuti. Ha? Gustong magbagong buhay. Na kailangan talagang bigyan ng pagkakataon. Ano ba pinagbabasihan nila para ma-determine nila? Ha? Binabasihan nitong mga nagpapatupad nitong good conduct time allowance ito. Halimbawa, Department of Justice, tsaka yung Board of Pardon and Parole, mga kaibigan. Oh, sa ilalim ng Department of Justice, ano ba ang pinagbabasihan nila? Siyempre, kailangan. Computation lang daw eh. Dito sa bagong batas eh. Samantalang, dapat pagbatayan mo yung good behavior ng tao. Ha? Sinasabi nga, tawag pa nga dyan, good conduct time allowance eh. Oh. Pero disqualified na si Sanchez doon pa lang. Bakit to? Di ba ilang ulit siyang nahulihan na lumabag sa batas doon sa loob ng bilibid. Nahulihan ng Shabu. Mga kaibigan, katakot-takot na Shabu. Hindi isang beses, dalawang beses eh. At yun nangyari sa kanyang volume ng Shabu. Napakalaki at that time eh. Ha? Nung mahuli yun eh. Isipin ninyo ha. Diba ito si Sanchez eh. Nagdala pa ng sarili niyang santo doon sa loob ng bilibid. Diba? Sa loob ng kanyang kubol. Meron siyang Mama Mary doon. Mga kaibigan. Akalain ninyo ito, walang hiyang ito. Doon pa itinago sa santo yung yung Shabu eh. Doon nakuha ng mga ng mga nag-grade eh, na otoridad. Di ka wala-walang hiyaan talaga yan, sukdulan na talaga yan. Di ba? Ano pa ang katibayang hindi qualified yan, disqualified yan si Sanchez, mga kaibigan? Yung, ang tawag nila dyan kasi recidivist. Di ba? Yung paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, yun ang ebidensya na hindi ka matinong tao, hindi ka karapat-dapat na mabigyan ng pribileyo na mapababa yung sentensya mo. Unang-una, ang haba niyan, kahit computein mo ngayon yan, hindi niya makukompute yan. Hindi kayang tabunan, mga kaibigan, nung ginagamit nilang computation sapagkat lumabag siya sa batas eh. Ina-apply daw yan, may narinig ako kanina. Halimbawa, itong taon, sa loob ng isang taon, meron kang nilabag na batas, mga kaibigan. Ha?
Oh, eh, doon lang i-a-apply yung doon lamang kwanho. Hindi ka daragdagan nung o mababawasan yung iyong GCTA, yung good conduct time allowance, yung reward points mo. Eh pero sa susunod na taon, mga kaibigan, eh tuloy na naman yung ano, yung may depekto yan ha. Itutuloy na naman kung ano yung normal na deduction na ginagawa. Alam nyo, medyo malabo yung batas na yan sapagkat hindi natin alam o kaya dapat magkaroon ng modification, ng revision yung batas na yon. Ha? Katulad niya si Sanchez, heinous crime ang conviction nito. 7 life sentence ang hatol na dapat nitong bunuin sa bilangguan. O paano mo makukompute yan? Ito ah, ang computation na sinasabi ho sa batas daw sa Republic Act 10592. Ito. Ang batas daw na inamyendahan ang provision sa Revised Penal Code tungkol sa good conduct of convicted prisoners, yung mga nahatulang bilanggo, and increase the time allowance. O yan, pinalaki, dinagdagan yung reward dito sa batas na ito, mga kaibigan. Ha? Eh, dinagdagan pa yung reward points na magpapababa sa sintensya ng mga bilanggo. Oh, sa unang 2 taon na pagkakakulong mo, 20 araw ang ibabawas sa kada buwan. O di 10 araw na lang. Sa kada buwan, bale, ang sintensyang bubunuin mo. Hindi yung isang buwan. Hindi ba? O eh, 20 times 12. Ilang buwan tayo meron sa isang taon? 12 buwan yan, di ba? Kaya 20 days sa unang taon, times 24 mo yun. Di ba? Times 24 dahil 2 taon. Ilan yun, mga kaibigan? Pagkatapos, dun sa 3 hanggang 5 taon na kulong mo, ha? Lalaki na yung reward points mo. Babawasan ka na ng 23 araw kada buwan. Isipin mo, di 7 araw na lang sa isang buwan. Bali, 1 linggo sa isang buwan na lang ang dapat, o kada buwan, ang dapat na parusang danasin mo sa loob ng bilibid. Mula naman daw sa fourth, fifth year na nga, pagkatapos fourth pa. Mula sa fourth hanggang 10 taon, ang magiging deduction na o ibabawas na sa kada buwan na kulong, ikaw na ho, 25 days. Di sa makatwid, kada buwan dapat ang kulong mo na lang pagka nakasampung taong ka na, ikaw na lang, 5 araw na lang, 1 buwan ang dapat kang makulong. Di ba? Na dapat kang makulong. Pagkatapos, doon sa 11th, 11 taon, at mga susunod pa, magiging 35 days. 30 to 31 days lang tayo meron sa kwan. Sa 1 buwan. Pero ito, 35 days ang ibabawas sa'yo. Isipin mo yan. Kaya, mga kaibigan, meron pa raw additional 15 days na deduction sa kada buwan, for each month of study, teaching, or mentoring time
rendered. Halimbawa, siguro tinutukoy dito nag-aral ka ron o kaya nagturo ka ron o dadagdagan ka pa ng 15 araw na ibabawas ha sa kada buwan, mga kaibigan. Ito ho, yung palang ruling ng Korte Suprema na tinutukoy nila, ang nagpetition daw nito, mga bilanggo rin eh. At dapat daw, retroactively ang ang application, mga kaibigan. Ibig sabihin, sakop nito, pati yung mga, nitong batas na ito, pati yung mga dati ng bilanggo nung hindi pa naaaprobahan tong batas na ito. Retroactive ang application po nito. Madalit sabi ho, paano nga naman ang tanong ngayon ng mga biktima, lalo na yung magulang ng biktima. Kanina nanonood ako ng television. Paano nga naman kung para saan yung hatol, lalo na kung masyadong karumal-dumal yung krimen. Isipin ninyo, pwede siyang makalaya. Paano kung katulad ni Sanchez, ha? Hanggang sa loob ng bilangguan, paulit-ulit niyang ginagawa yung kasalanan. At hindi lang yun. Ang alam natin sa, na pinagbabasihan sa good behavior, mga kaibigan, kailangan yung salarin, merong remorse. Yung merong pagsisisi sa kanyang nagawang pagkakamali. Paano mo masasabing qualified si Kwan doon, si Sanchez doon? Hanggang ngayon pala, hindi niya inaamin na siya may kagagawa noon. Samantalang nahatulan siya beyond reasonable doubt, mga kaibigan, ni Katiting na alinlangan ay wala ho eh, mga kaibigan eh. Talagang siyang gumawa eh, sa hatol sa kanya eh. Mga kaibigan, kasi ganun ang paghatol, di ba? Ano katunayan? Nakita ninyo hanggang sa loob ng bilangguan eh, gumagawa ng paglabag sa batas. Siguro ito, founder ng Shabu dyan eh. Sa loob eh. Hindi ba? Sapagkat nung time niya, 2 beses siya nahuli. Yung 100 gramo raw, mahigit. Alayin niyo, tinago dun sa ano? Dun sa kay Mama Mary. Yung dinadasalan niya. Ha? Mga kaibigan, yan ba nagpapakabuting tao? Pati yung poon niya, nilalapas tangan niya. Di ba? Ginagawa niyang drug lord. Si Lord. Mga kaibigan, di ba? Isipin ninyo yun. Magagawa ba ng isang matinong tao yan? Ha? Alam nyo, natandaan ko yung nung panahon na nilitis yan, di ba? Nahatulan. Nung binababa na yan sa kwan eh, sa korte ba yan? Hindi ko malaman, sa korte yun o sa Camp Crame. Mga kaibigan, binababa na yan eh. Punong-puno ng media yung loob, no ha? Pababa siya, yung bababa niya, umaapaw ang media ro, siksikan. Akalain nyo, siyempre sa dami niyan, may sumigaw. At saka nagkakagulo eh. Nagtutulakan yung mga nasa media, mga photographer especially, ha? May sumigaw, sabi, Mayor, ano masasabi ninyo? Bes, nagmura si Sanchez. Mga kaibigan, galit na galit sa media. Katunayan eh. Galit na galit siya sa media. May isa pang kwento. Yung pong may kakilala kami na nakulong dyan sa MBI. Kakilala ko. Kinuwento niya eh. Na nung nakulong siya sa MBI, tama, ang dinatnan niya, doon siya isinama sa selda nila, ano,
nila Corcolum Brothers, yung mga co-accused ni Sanchez, yung kanyang mga bodyguard na ano, ang papangit, mga kaibigan, talagang matatakot ka ron. At marami pang kasamang mga high profile na under custody ng National Bureau of Investigation. Eh, nung pumasok daw, sabi raw, ba't ka na andito? Ano ba ang trabaho mo? Sabi raw niya, ay hindi, Mission Miguel daw, reporter yan. Oh, bay, nagkagulo raw doon sa loob, kukuyugin siya. Ha? Bigla raw siyang sumigaw. Kasi sabi ng mga dinatnan niyang tao, ah, reporter yan, ako. Eh, walang niya yan. Eh, yan ang dahilan. Ba't tayo nandito eh? O di kukuyugin ngayon siya. Ito namang reporter, bigla siya nakaisip ng paraan. Ang ginawa niya, teka, anya, sumigaw din siya. Sabi niya, hindi ako reporter. Eh, ano ka? Journalist ako. Bigla raw tumahimik eh. Ha? Sabi raw sa kanya, eh ano ba yung reporter? Tsaka yung journalist, ano pagkakaiba nun? Eh binuulan niya. Ganun ba? O kaya tumigil. O, nakita ninyo? Ha? At tsaka ito ha, may mga, nung ito'y nililitis, meron akong kakilala na kinuwento niya sa akin ng mga, sabi niya, ito'y kwento nung Armand Sanchez. Kilala niyo ba yung Armand Sanchez? Pinsan yun ni Mayor Sanchez, ni Tony Sanchez. Ito'y wedding lord. Ito yung pumalit sa kanya eh. Sa wedding. Umatanda ninyo, ito yung pinasabog yung sasakyan. Ha? Pinagtangkaan itong ilang beses pagkatapos eh, pinasabog yung sasakyan niya. Ewan ko kung yun yung pagkakataon na namatay siya. Tagano ito eh, sa Batangas ito eh. O di ba yung Batangas eh, malapit lang yan sa Laguna, katabila ng Laguna. O yun daw ang nagkukwento, yung Armand Sanchez na yun. Kung gano'n raw kawalang yayan si yung pinsan niya si Tony Sanchez. Ha? Meron daw instance yan, pinapatay ha. Ang dami raw pinatay niya kung mga 200 lang mahigit. Mga kaibigan, pinapatay. O meron daw ano, kinukuhan lupa yan. Isang pangyayari na naikwento sa atin. Eh, iginapos yung may-ari ng ano ng lupa, magsasaka, ayaw ipagbili sa kanya yung lupa. So, pinarusahan nila para tinorture, para ho mapuwersang mapapayag na maibenta yung kanyang lupa. Eh ay pumayag, iginapos daw sa poste, no? Pagkatapos, eh, natatandaan ko yung mga kinukwento sa akin, karumal-dumal talaga kung gumawa ng krimen, eh. Oh, ginapos sa poste. Pagkatapos, nilagyan ng, hindi ko maalaman kung tape yung nilagay sa mata para yung mata hindi pumikit. Ha? Habang siya ay pinahihirapan. Oh, pagkatapos pahirapan, namatay. Namatay sa pagpinatay na nila. Napatay na. Eh yung bata, umiiyak, yung batang maliit. Lalaking batang maliit, musmus. Eh sabi, oh mayor, eh paano itong bata? Ah, eh, patayin nyo na rin yan kasi walang mag-aalaga dyan. Oh, ganun daw ho, ah, mga kaibigan. At saka yan, nung araw, nakita nyo ngayon sa television, ala na eh, naubos na yung buhok niya sa bumbunan niya. Eh, nung araw yan eh, mga kaibigan, ano raw yan ha, yung pinaliliguan niyan, parang baby. Ha? Parang baby raw yan, kung paliguan ng, kung maliligo yan, may nagpapaligo sa kanya. Para siyang sanggol na pinaliliguan. Pagkatapos, edi bibihisan, isosot yung robe. Ha? Oh, pagkatapos yung buhok niyang yun, binoblower yun. Ha? Pero yung blower, napakalayo daw no, mga kaibigan.
Ha? Talagang ingat na ingat. Parang yung buhok ni Trump to eh, no? Kulay itim lang eh. Yung kay Sanchez. Oh, mga kaibigan. Pagkatapos, titignan na yung collection sa Weteng. Ha? Weteng. Puro barya. Nakalagay sa mga sako. Pero yun, binibilang. Meron talagang in charge na magbilang. Ha? Sasabihin, o oh, ito yung collection sa ganun lugar. O, oh, meron nakalagay na halaga. Pag kayo nagkulang kahit 5. Kahit 5. Ha? Kung sino yung tao na in charge dun sa nag-ingresyo ng perang yun, na kanyang binilang tapos kulang, papatayin yun. Mga kaibigan. At kung matanda ninyo, naging MBI director si Mayor Lim, di ba? Ito, natatandaan ko eh. Yung mga pangyayari na yan eh. Binantaan ni Mayor Lim lahat ng mga wedding lord, gambling lord, na pumunta sa MBI. Kung hindi, papadampot sila. Di ba? Oh. Sa lahat eh, nagpunta. Maliban kay Sanchez, mga kaibigan. Siya lang ang hindi nagpunta. Pero, pagkalipas ng ilang araw, napilitan siyang pumunta. Humarap kay sa tanggapan ni dating Director Alfredo Lim sa National Bureau of Investigation. Pagpapatuloy ho natin, mga kaibigan, ang pag-uusap natin tungkol dito sa ano hong ito, no? Sa controversial na napipintong paglaya ni dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez pagkatapos lamang ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM. Radio Bandido. Broadcasting nationwide on 50,000 watts. Streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisan na ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ, 810 AM, is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ, 810 AM. The Voice of the Philippines is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bago ho tayo magpatuloy, mga kaibigan, babatiin lang natin, merong kaarawan ngayon. Binabati natin si Joan Ladjoa, ng Labanderos, Sampaloc, Manila. Ang pagbati,
mula po kay Jerry Grad ng California at dahil kaarawan ngayon ni Joan Lajoa, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo. Eh, yung bang klase ni Sanchez na yan, ang papayagan nating humalo muli sa lipunan, gayong lahat ng indikasyon na itong taong ito ay ano ho, walang intensyon magbago. Katunayan, yun nga, ang sinasabi natin, ilang beses siya nahulihan ng paglabag sa loob mismo ng kanyang kulungan. Ha? Eh, nandun ka na para reforma. Eh, sa batas, okay lang ang batas eh. Kung may batas, tama yung sinasabi nila. Siyempre, yung mga dumidepensa na kailangan magagawa kung batas yan. Kung dapat siya makalaya. Eh, paano, bakit kukumputin mo? Bakit mo isasama sa computation yung taong ano? Eh, hindi natin alam kung sinasabi nila hindi kasama dyan ng heinous crime eh. O eh bakit ito? Heinous crime yan eh. Hindi ba? O ba't hindi na lang kasi gawing simple yung batas, kaya dapat ito talaga magkaroon ng total revision itong batas na ito. I-simplify na lang natin. Hindi ho ba? O kung alimbawa, pati yung computation na yan, masyadong napakalaki, di ba? Eh pwede namang simple lang. Halimbawa, for the first 2 years, ano ka? Ito yung hindi involving yung mga, ano ha? Yung mga karumal-dumal. Ika nga, yung mga hindi magagawa ng karaniwang tao eh. Para makahayop na klaseng krimen ang ginawa. Yung mga itinuturing na heinous crime. Ha? Yung ang katapat na parusa eh, capital offense, punishment, mga kaibigan. Ah, capital punishment. Kung ano yung umiiral na pinakamataas na parusa, eh yun ang katumbas. Yan ba dapat bigyan ng ano? Ano ba? Dapat eh, kung meron mang pribileyo sila na pwede pa silang bigyan ng pagkakataon, abay, hindi sila pwedeng makatulad ng pangkaraniwang kriminal. Ha? Na nag-a-avail nitong good conduct time allowance na ito. Dapat iba yung set nung kanila. Di ba? Ng qualification para sa kanilang mga ang kaso eh, kuwanho, ha? Karumal-dumal ang ginawang krimen, mga kaibigan. Eh, yan ba droga? Oh. Yan ba eh, kuwan? Mababang kaso ba yan? Yung ikaw eh, nagbebenta ka ng maramihan droga, drug dealer, mga kaibigan, di ba? Katulad ni Sanchez. Eh, yung volume nun nasa kanyang, nahuli sa kanyang shabu, eh, ang dami nun. Yung si Sanchez nung 2006, mga kaibigan, eh, kung ano, nahulihan ng drugs ito. Ha? Illegal possession. Sa loob ng bilangguan. 2000, kailan ba ito nakulong? 3? 2003? Mga ganun o eh. Yan ba kasama? Pati yung murder with rape. Kasama ba yan sa mga dapat na
makapag-avail nitong GCTA na ito, mga kaibigan, ng reward points. Tawagin natin reward points para mas madaling maintindihan. Eh, pero after 2006, na mahulihan siya ng droga, natagpuan ulit, ha? Sa Santo, yung pong ano, yung rebulto ni Virgin Mary, ha? Yung estatwa ni Virgin Mary, eh, na meron siya nakatago ron, mga kaibigan, na ang halagang katumbas ng shabu ay 1.5 million pesos. Anong taon yun, mga kaibigan? Ha? Ano ito eh, mga later part ng 2000 eh. Eh di siya madali sabi, malaki pa yung value nung halaga na yon, mga kaibigan, mahal pa yon. Oh, kung ang criteria daw, ha, eh hindi dadaanin sa mathematical computation, ha, o hindi lamang sa mathematical computation, ha, kundi isasama rin yung kuan, mga kaibigan, yung reliable, holistic, and rehabilitative framework. Kasi nga, ano eh, mga kaibigan eh, dapat unang-una, masiguro natin na yung pinagbabasihang good conduct time allowance na yan, eh hindi ho yan na do-doktor. Eh katulad niyan, may ginawang kasalanan. Oh, paano mo ngayong ia-apply sa kanya yung mathematical na pagkuwenta doon sa good conduct time? Bakit mo siya bibigyan ng reward? Sipin mo, lumabag na sa batas, may reward pa. Yun ang ano niyan, ibig sabihin niya ni reward eh. Mga kaibigan eh. Ha? Binibigyan ka ng bonus eh. Na mapabilis ang paglaya mo eh. Eh pero napakabigat nito, mga kaibigan, maaring mangyari nga katulad yun sa Hong Kong. Oh, nagsimula yun sa batas din ha. Eh yun, hindi pa na ipapasa yung batas na yun. Oh, ano nangyari? Bakit nauwi sa gulo? Kasi wala nang tiwala yung tao doon sa leader nila sa Hong Kong. Pinabababa, ayaw bumaba. Ano sabi nila? Hindi kami naniniwala na yan eh. Tuluyan ang ibinasura yan. Ang sabi nila, palalamigin lang yan. Ganun din eh. Ganun din ang suspecha dito kay Sanchez eh. Palalamigin lang. Oh, kaya may pangamba na bigla na lang. Ultimong yung pamilya ng biktima. Eh, ang paniwala nila, isang araw, magugulat na lang tayo. Nasa labas na si, ng bilangguan niya, si Sanchez. Eh, hindi. Sinabi na nga ni ganito, ni ganon, na hindi palalayain niya. Pero yung nagsasabi nun, nagsabing hindi na makakasama si Sanchez, eh siya rin yung nagsabi. Na unang nagsabi, nakasama si Sanchez. Ano ibig natin sabihin? Wala nang credibility. Kasi usong-uso rito yung kwan eh. Yung pag sinabi ngayon, iba na bukas. Iba nangyayari sa sinasabi. Iba ginagawa kaysa sinasabi. Oh, halimbawa, yung anta, hindi natin, ba't hindi nila sabihin kung ang may problema eh, yung mga naitalaga na magpatupad ng anti-corruption campaign, sa anti-corruption campaign ng gobyerno. Halimbawa, yung PACC. Oh, sino ba may problema? Ang administrasyon ba mismo, ang presidente ba natin o yung PACC? Halimbawa, oh, bakit yung si Cesar Montano, bakit yung mga sila Juan Dateo, lahat ng sangkot sa katarantaduhang nangyari sa Department of Tourism, bakit mga walang kaso yan? Eh pero sinasabi natin, galit tayo sa corruption. Oh, pagkatapos hindi napaparusahan yung mga nasangkot
sa iba't ibang klase ng katiwalian, iskandalo, mga kaibigan. Ano nangyayari kapag kaganoon ho? Hindi lang PACC ito. Maraming ahensya na ng gobyerno ang ganyan. O katulad ng sweepstake ngayon, ibabalik na rin daw yung STL ulit. Ano ba yan? Di ba ang sabi nung pinatigil yan immediately, tinigil kagad, di ba? At ang kasunod ibubulgar kung sino yung mga opisyal sa PCSO na hanggang ngayon wala namang nabubulgar. Madalit sabi, ilan lang yan? Napakarami na hong beses na may sinasabi pero hindi ho nangyayari. Ano ibig sabihin nun? Nauubos ang kredibilidad ng mga taong naniniwala at yung kumagaminsan yung sinasabi, hindi na pinapaniwalaan. Di ba? Parang ini-ignore na lang. Binabaliwala na lang. Mukha nang kahit anong gawin nila, bakit yung mga dignitaries doon kay Isko Moreno nagpupunta? Ano pinapahiwatig noon? Baliwala na kayo. Hindi na kami interesado sa ginagawa nyo. Mas interesado pa kami sa ginagawa. Ito, local lang ito. At saka, kung tutuusin mo, wala namang significant na naipagawa si Isko Moreno, kundi ipinatupad lang niya yung batas. Doon mo makikita yung napakahalaga nung tinutupad mo yung tungkulin, anong pangunahin tungkulin? Ipatupad mo yung batas. Naipatupad ba natin yan sa Department of Tourism? Naipatupad ba natin yan sa PCSO? Etcetera, etcetera. Pagka inipo natin lahat yan, ang dami niyan, mga kaibigan. Yung mga hindi nalulutas, nakita ninyo, pati dito sa MMDA, bahala na raw, mabulok yung EDSA. Sign of ano yan na bakit sino magtitiwala sa atin? Di ba, bakit, paano nating masisisi ang tao kung mawala ng paniwala na sa mga sasabihin natin o sinasabi natin? Dahil sa wala tayong napapatunayan. Iba yung nangyayari kaysa sa ating sinasabi. Itong mga kaibigan, may kasabihan kasi na hindi bali raw, kakatakot kasi yun yung biglang announcement, 11,000 palalayahin kasama si Sanchez. Hindi natin alam, pare-pareho. High profile lang dyan si Sanchez, high profile yung kaso niya. Kasi naging sensational yung kasong yun, Dahil talagang karumal-dumal naman talaga . Yung nangyari sa estudyante, yung dalawa na magkasintahan. Ngayon, itong mga ibang kasali dyan, sino-sino yan? Ang napag-uusapan lang dito si Sanchez. Kaya dapat paimbestigahan ito Ipakuha ng Senado yung pangalan ng mga kandidatong kasama dyan sa listahan na yan. May kasabihan kasi na hindi bali na magpalaya tayo ng 1,000 may kasalanan kesa daw magkulong tayo ng isang tao na inosente o wala namang kasalanan. Okay yun mga kaibigan Pero meron tayong batas. Sila na nga nagsasabi. Kung ang sinasabi nilang batas lang, batas na ito, mga kaibigan, na pinagtatalunan ngayon, meron pang ibang batas. Meron tayong batas tungkol sa pardon. Meron tayong batas tungkol sa parol. Hindi ba? May mga
ano yan, mga pamamaraan. Halimbawa, kamukha nung binabanggit natin nung araw kay Erap Estrada, di ba? Umabot sa Korte Suprema, disqualified si Erap eh, as far as the law is concerned. Eh kaya ano nangyari? Pinayagang makatakbo eh. Oh, ano pinagtalunan doon? Yung iginawad na pardon sa kanya. Kasi merong pardon na absolute, merong conditional pardon. Oh, ayon sa batas, di ba pagka hinatulang ka eh, ang parusa, isang taon, pataas ang hatol na parusa sa iyong kulong. Naka-attach lagi yung disqualification from holding any public office. Yan yung kung tawagin dun sa decision, yung tinatanggal ang iyong karapatan na political or political at saka civil na karapatan mo kasamang tinatanggal sa iyo. Kaya hindi ka na makakahawak ng anumang tungkulin sa gobyerno eh. O, mga kaibigan, ang sabi, ang taong ginagawaran ng pardon nasa batas na dapat para maibalik sa kanya, di ba naging question kay Erap eh, yung pwede ba siyang komandidato o hindi? Ha? Eh, pinagpilitan nila, pwede. Absolute daw yung pardon niya eh. O, mga kaibigan. Pero pagka tinignan mo, walang nagsasabing absolute yung pardon niya. Interpretasyon lang yung ginawa ng Korte Suprema sa pagdesisyon ng kaso niya. Mga kaibigan, bakit ho? Kasi malinaw sa batas. Para maibalik sa'yo. Kasi tanggal na sa kanya yung political and civil rights niya eh. Mga kaibigan eh. Oh, inalis na yun sa kanya eh. Nung siya'y hatulan. Oh, ano katunayang wala dun sa pardon? Nakalagay ho kasi sa batas para maibalik sa'yo yung tinanggal sa yung karapatan mo. Ha? Yung civil and political rights mo. Eh kinakailangan expressly nakasaad yun sa pardon. Ano ibig sabihin ng expressly? Abay, ang dapat malinaw ha, na nakasulat doon. Eh kung talagang misintido kumong ka, eh dapat letra for letra yun nakalagay doon. Yan ang hirap kasi, mga kaibigan. Kaya yung mga batas na papalusutan, kamukha nito. Nitong GCTA na ito, na reward points sa mga preso. Oh, bakit? May mga malalabong kwan eh. Tsaka hindi natin alam eh. Hindi aware ang publiko na nagkaroon ng ganitong batas. Oh, nabigla na lang tayo, ina-announce nila. Eh, sabi nga nung pamilya, tinetesting lang nila yan eh. Ang tawag dyan eh, testing the waters, di ba? Oh. Pagka ang tao umalma o nagreklamo, sasantabi muna nila. Pero sa bandang uli, mababalitaan mo na lang, eh nakalabas na si Sanchez. Kamukha nung si Juan. Natatandaan ninyo si Rolito Go. Oh. Alam ba ninyo, for the longest time, di ba na pinalaya na yon, binigyan na ng ano yun, kung parol ang binigay doon, no, pardon, yung nakapatay ng estudyante, di ba? Alam ba ninyo, for the longest time, yung taong yun, wala ho sa kulungan yun. Kaya nga itong si Sanchez, pinakita nila na nasa kulungan. Nag-imbita sila ng media. Oh. Pero lahat yan, nagagawa yan eh. Sino nakakatiyak na nandyan nga sa loob yan, na hindi pinabalik lang sa loob para makita ng media. Pagkatapos, wala na pala dyan. Hindi ba? Kasi yung Rolito Go,
Matatanda nyo, kinuwento ko dito yan, yung kay kaso ni, yung si Rolito Go, nung pag-upo ni Presidente Duterte, kaya ako nabwisit dyan kay Vitaliano Aguirre. Nagmamalasakit na tayo sa administrasyon at saka sa kanila, tumutulong tayo sa pamahalaan para, ika nga po, ang pagkakaintindi ko kasi, sincero sila eh. Ha, akala ko totoo eh. Nung pag-upo nila eh, may nakapagbigay sa akin ng impormasyon bago pa eleksyon kung nasaan si Rolito Go. For the longest time, ha, wala hong sa Muntinlupa si Rolito Go. Ha? Nasaan si Rolito Go? Nandun sa Metropolitan Hospital. Doon naka-check-in. Ano ginagawa niya ron? May sakit daw. Ha? Oh, pero bakit hindi alam ng publiko na nandoon siya? May nakapag-tip sa akin. Alam nyo kung bakit? Kasi isa ron sa mga nakabisita sa kanya ang nagsabi sa akin. Ano ginagawa? Paano nakabisita yung taong yun? Yung pala doon sa loob ng kanyang kwarto na ginagamit dyan sa Metropolitan Hospital dito sa Masangkay. Ha? Mga kaibigan sa Maynila. Eh kung ano, dyan siya nagkakandak ng kanyang business activities. Ha? Bili ng mga lupa, mga ganon, sanla. Ayan. Dyan ho, pinupuntahan nila si Rolito Go. Pag kami isasanla kang property, mga kaibigan. At may opisina pa siya doon sa Muntinlupa, sa labas, ha, sa Soldier's Hills, mga kaibigan. Nung pag-upo nila, itong bagong administrasyon, ang itinalaga sa Department of Justice si Aguirre. Kinonta ko si Aguirre. Hanggang ngayon, nasa akin yung text na yun, mga kaibigan, na tinext ko siya. Itinext ko sa kanya yung aking concern. Sabi ko, baka ho, isang araw eh, baka sumabog sa media yan. Makasisira ho yan sa administrasyon. Sipin niyo, bagong upo siya noon. Ano nangyari? Naging kasunod. Mga kaibigan, pinalaya si Rolito Go. Hindi ko binigay yung impormasyon sa kanya kung nasan eh. Siguro natunugan niyang meron na nakakaalam. Kaya ang ginawa nila, inayos nila kagad. Ha? Hindi man lang sila nakipag-communicate sa akin. Ano ibig sabihin nun? E di hindi sincere. Yung kanilang reforma, di ba napaka bigat nung ginawa nila doon sa Muntinlupa? Ha? Doon sa kulungan? Ni-raid nila yun, di ba? Mga kaibigan, di ba? Para dun sa Cebu. Hindi sila interesado dun sa... siguro, nagkaperahan yun, yung kay Rolito Go. Makakalabas ba yun dun? Ba't gano'ng karami may sakit sa Muntinlupa? Yung ba mga yun nakakumpain sa hospital? Ha? Gano'ng karami may sakit dyan? Si Rolito Go, ilang taon? Habang nagse-serve ng kanyang sentensya, nandun sa Metropolitan Hospital. Nasa akin yung text. Yung text ko kay Vitaliano Aguirre, mga kaibigan, na hindi nila inaksyonan. Yung pala, yayariin nila yung kaso. Kaya nawalan ako ng gani. Doon pa lang eh. Natuklasan ko na eh. Pero... binigyan natin, pinaubayan, nagparaya na tayo. Ha? Kung talagang walang hiya ako, mga kaibigan, ano ba naman yung tumawag ako ng photographer? Ha? Doon nga sa payagan, di ba? Tinawag ko sana para kami nagpunta rin sa Metropolitan Theater.
pinagkukunan namin ng litrato. Eh, ayaw naming ma-embarrass yung administration eh. Ang gobyerno per se. Hindi lang yung administration. Di ba? Marami na tayong ganyang naiambag sa gobyerno eh. Nung panahon nga ni ano ba yun? Panahon ni Cory. Oh. Binabanata natin si Cory. Pero, pagka ang nakataya ay yung gobyerno, iba yung gobyerno eh, sa tao. At saka yung bansa. Yung kahihiyan ng bansa. O, hindi ba? Nagbigay ako ng impormasyon, may mangyayari dito nung kinidnap si Waka Oji yung hapon. Ang tagal nun. Ha? Mga kaibigan, hindi malutas-lutas ng gobyerno yun. Nakakuha ako ng impormasyon, ibinigay ko sa Armed Forces of the Philippines. Para nang sa ganon, hindi sila ma-embarrass. Hindi mapahiya ang ating armed forces. Meron pagkakataong may mga bagay na ibinabalita mo, meron mga bagay na hindi mo dapat ibalita na makatutulong. Ha? Ang isa sa alang-alang mo ay yung kapakanan ng iyong bansa at ng mamamayan. Regardless kung ayaw mo yung nakaupo. Dapat gano'n ang ating pagtakbo ng pag-iisip natin. Hindi ka mukha ngayon eh. Eh magkabila naman yan. Puro mga... Eto, halimbawa, dismayado ka kay Presidente Duterte. Halimbawa ako. Oh, dismayado ako. Eh pero hindi nangangahulugang ang gusto ko eh yung sila Pinoy. Hindi ba? Ang gusto ko makabalik si Pinoy o sino man yung mga... Hinduropot sila, Marohas, eh puro tulisan din yung lahat eh, nagpapanggap lang yan eh. Oh, hindi ko mo nadismaya ako, gusto ko na makabalik si Pinoy. Alam nyo, si Lenny Robredo, wala akong nakikitang masamang ginagawa yan. Para siraan. Ah, para siraan. Alam nyo, ang apprehension ko lang ha, kay Lenny Robredo, isa lang. Ha? Okay na sa akin, acceptable sa akin si Lenny Robredo. Pero ano ang apprehension ko lang? Eh yung makabalik yung mga tao. Kasi sila unang makikinabang eh. Hindi mo ba? Oh, eh hindi naman kasalanan ni Lenny Robredo na nung sa simula pa lang, eh napasama siya dyan. Bakit? May Duterte na ba nung araw? Ha? Wala pa naman nun eh. Di ba naging congresswoman si Lenny Robredo? May Duterte na bang tatakbo nun? Kasama siya sa Liberal Party? Oh, ano ba yan? Lahat kailangan eh. Bago ka pinanganak sa mundong ito, may pinanganak ka, dapat alam mo na lahat ang mangyayari. Eh, hindi ganun ang pag-iisip ngayon, katulad ng ngayon. Ano kasalanan mo? Kung yung tatay mo nakapatay ng tao, o kaya tatay mo si Tony Sanchez, may kasalanan ba yung anak? Oh, mga kaibigan. Hindi ba? Ay, hindi, anak ka ni Tony Sanchez eh. O bakit mo bibintang sa kanya yung kasalanan ng tatay niya? Siya ba may kagagawa nun? Ganon din sa iba. Hindi dapat dito ang pag-iisip eh. Sweeping. Ha? Sweeping na swapang. Hindi, yung lahatan eh. Ang ginagawa eh. Di ba? Wholesale eh. Oh. Eh tayo iba, hindi tayo ganon. Kung makabubuti sa bansa natin, eh tutulong ako kahit na ayoko pa yung nakaupo sa gobyerno. Hindi, kundi alang-alang. Kasi pag napahiya sila, mapapahiya tayong lahat. Sipin ninyo, ang tagal inahanap si Waka Oji. Alam ba ninyo may dumating dito mga Japanese na natunugan ko eh dyan sa Manila Hilton sila nag-check-in eh. Eh, dyan ako halos araw-araw.
Oh, ito, alam niyan, may mga nakakaalam niyan sa armed forces. Oh, pero hindi ko pinamalita yun. Ngayon ko lang sinasabi dahil tapos na yun eh. Wala na yung mga bagay na yan eh. Tapos na yan eh. Di ba? Pwede mo nang i-declassify yan eh. Oh. Ako nagbigay ng impormasyon. Yung, kasi may mga kaibigan tayong nagpaparenta ng sasakyan oh, na nakakausap natin. Sila, nakunan ko ng impormasyon. Oh, eh siyempre, marurunong sila magsalita ng Hapon. Narinig nila na ampakay nung grupong yun na nagpanggap dito, mga turista. Pero, ang kapansin-pansin sa kanila, isang klase suot nila. Pagkatapos, eh, mga right-wing group ito eh. Sa Japan eh. Oh, pagkatapos eh, umaarkila sila ng helicopter. Ha? Oh, para saan yun? Yung daw helicopter na yun, eh gagamitin nila para sagipin yung Japanese executive na yun dito na si, ang pangalan ni Wakaoji. Tingnan ninyo yung, balikan ninyo yung istorya para malaman ninyo kung ano yung naging istorya ng Wakaoji rito. Binigay ko sa armed forces yung pong impormasyon na yun. Oh, para nang sa ganun ay maagapan ng military. Alam ba ninyo, kinabukasan, nawala yung mga Hapon. Siguro nagsiuwian, nakatunog. Ha? Hindi na rin natuloy yung mga pag-upa nila, pag-arkila nila ng helicopter. Oh, sipin ninyo. Oh, meron pa yung mga nagsisuko, nakwento ko na ito eh. Mga napasuko na mga rebelding Muslim. Oh. Sa akin din po lumapit yung mga yun. Nailapit ko rin sa AFP. Sumuko yun ha. Mga yun. At saka yun, bago sumuko, be-verifyin yun. Kung itong mga taong ito, itong mga rebelding ito, ay talagang mga totoo. Kasi marami nagpapanggap na rebelde para magkapera. Dahil pag sumurrender ka, may kapalit na ano yun. May bayad. At saka pati yung armas mo, babayaran. Oh, eh, kadalasan daw yung mga peke, isinusukong armas yung mga hindi pumuputok. Yung mga sira-sira yung armas na yun. Hindi talaga pakikinabangan. Nagpapanggap lang na rebelde. Oh, inapasuko natin yun. 200 mahigit yun. Oh, ako rin na naging daan para maparating sa Armed Forces of the Philippines. At sa harap ko, na-verify yun. Na talagang mga rebel din talaga yun. Nabibilang sa mga kinatatakutang grupo. O, yung Commander Nara group yun eh. Grupo ni Commander Nara. Mga kaibigan. Eh, so madalit sabi, may mga bagay kasi na hindi lang natin agad-agad na ilalabas, hindi natin pwedeng ibahagi sa na impormasyon. Iyan yung mga bagay na kung tawagin minsan eh, involve yung national security at saka interest. Hindi mo natitignan kung sino kung ayaw mo yung nakaupo o gusto mo yun. Eh kalaban namin si Cory. Nilalabanan namin yun eh. Nung araw eh. O, pero meron tayong ginagawa na hindi alam ng publiko. Ganun lang ho yun, mga kaibigan. Lalo na kung yan ay makatutulong. Ha? O, para ang bansa natin hindi mapahiya. Ang armed forces natin hindi mapahiya. E ngayon parang pinapahiya eh. Kita mo, yung sinabi ng Incheck, ipagbawal nyo na yung pogo. Ano yun? Ano sa tingin nyo yun? Di ba insulto na yun? Bakit? Bakit ngayon eh, hindi maipagbawal ng gobyerno natin? Oh, di ba? Tinatanggi nila na lahat yan eh, mga legal yan, mga pinalalabas ng gobyerno natin. O bakit ngayon, hinahamong kayo ng China? Di ba pinapahiya na kayo?
Bakit? Meron bang ano rito? Meron ba nagkaroon dito? Oh, eh sabi nung China, di ba? Oh, ba't ngayon hindi natin i-call yun? Okay naman pala sa kanilang tagalan yan dahil bawal daw sa kanila yan eh. Oh, nung minsan sinasabi natin siya nang galing yung mga pera niyan, yung mga pumasok na mga inchik dito, paano nilang naipasok yung mga ang lalaking pera pinambibili nila ng kondo, kung ano-ano, property dito sa Pilipinas. Paano nila ipinasok yan? Saan nila dinaan yung perang yan? Hindi ba bawal yan? Hindi ba money laundering ba yan o smuggling ng pera? Mga kaibigan. Hindi ba ngayon binabanggit ng China yon? Dahil bawal daw sa kanila yon, di raw nila. Eh sa totoo naman, wala naman sugalan sa China. Yung mga taga-mainland para makapagsugal, nagpupunta sila sa Macau. Oh. Eh bakit dito pinayagan natin? Meron pa raw recruiter ng mga illegal recruiter ng mga inche. Eh ang tanong ngayon, bakit hindi masagot ng gobyerno yung hamon na 'yan? Eh di ba papunta rin si Presidente Duterte sa China? Ha? Oh, nandoon na nga yung iba eh. Mga kaibigan eh. Oh, bakit hindi nila masagot yung statement ng Chinese government? Ah, na parang hinahamon ng Pilipinas at meron silang gustong ipahiya. Kung tutuusin ninyo. Bakit hindi niyo totally ipagbawal yung pogo na 'yan? O di alis lahat dito 'yan? Oh, mga kaibigan, bakit? You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color Steel Roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Spire. Jacinto Color Steel Roofing. High quality. Delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Meron pa ho tayong birthday celebrator, ha? Nababatiin si Ginoong David Gutierrez ng Villa Grande Homes, Quezon City. Ang pagbati mula rin po sa kanyang anak, ha? Na si Kat Gutierrez. Happy birthday po kay Ginoong David Gutierrez ng Villa Grande Homes, Quezon City. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy tayo, magbabasa ho tayo rito ng mga pagbati at mga reaksyon, kung meron.
Oh, si Oscar De Jesus at Jerry Grad ng California, nanonood po sa atin. Si katropang Jundi Valencia, oh, ay nakatutok din. Sabi niya, parang meron islant ang parang hindi matatapos. Ah. Ito si Mike Madela. Yeah, nanonood din po. Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Si Marites Daag, ano, binabati natin. Ano kaya masasabi ng mga DDS? Di pa ba nila nangalata? Oh, si Sally Chai, good evening. Samahan ng may bahay sa Amerika. Si Brenda Espeleta, sabi niya, sakaling makalabas yan si Sanchez, unang hahanapin niya si Panelo dahil sabi sa kanya, sige, mag-guilty plea at sandali lang, lalabas ka na. Eh, nakamorda. Oh, si A.G. Bistal Magalona, si Bilsog Bata, well infiltrated na po ang Pinas ng mga inchik hanggang top level of government. Napasok na. Eh, di tayo magtataka pero mapanganib ho yan, mga kaibigan. Si Yula Sotelo na ating katropa at veteran musician ay nanonood. Si Tahiti Papete Bora Bora, LB De Guzman, nanonood din po. Josie De Silva Ignacio ng Toronto, ng Canada. Ho. Binababati natin, birthday pala ng kanyang apo, si Renz Martin Ignacio ng Toronto, Canada. Binabati ho natin. Noel Campos ng Pittsburgh, California, ay nanonood sa atin at binabati natin si Doktora Arlene Bagitan na may birthday po ngayon dyan sa Daly City, California. Happy birthday po, Doktora Arlene Bagitan. Si Colin Gavin. Si Boyet Potenciano ng San Diego, California, pamangkin ni Jonathan Potenciano. Magaling na singer. Si Ariel D. Cabawata naman sa Singapore ay nanonood. Ang ating katropang si Carmela Torres Balcos. Si Bing Dulay Enriquez, nanonood from Illinois kasama ang kanyang husband na si Ray Enriquez. Francis Rodriguez, katropa natin ito sa Barberia. Si Radex Gonzalez, watching from Moody, Alabama, USA. Sandali ha. Gahanap tayo rito sa malayo-layo ito. Si Luzbimin Romana. Kumusta po kayo? Ay, mabuti po naman. Salamat naman. Binabati ko po kayo. Si Raul Villanada. Sa Espanya, hanggang ngayon, ang death penalty ay garote. Naku! Speaking of Spain, ha? Pinadala na ko ni Kamaita Basilio ng video. Alam ba ninyo, nag-rally yung mga kababayan nating naka-base doon sa Barcelona, sa Spain. Alam nyo kung bakit? Lintik pala krimen doon, mga kaibigan. Maya't maya, naho-hold up sila roon. Tinututukan, pero hindi ho nasusugpo ng pulis eh. Alam nyo kung bakit? May batas pala roon. Ang batas pala roon, pagka 400 euros ang ninakaw sa'yo, halaga, pababa.
ba? Walang kaso. Walang kaso yun. Kaya hindi hanapin yung kriminal. Oh, kahit natutukan sila. Merong mga footage ng video, ah, kuha ng video. Yung mga pang-insidente na yon na nangyari doon. Kaya nitong, hindi ko malaman kung kailan yan, nagsagawa ng kilos protesta yung mga Pilipino. Eh, marami-rami rin sila. Doon sa Barcelona lang ito, ah, sa Spain, mga kaibigan. Ano ho ito? Eh, dapat ang Department of Foreign Affairs eh gumawa ka agad ng hakbang para makipag-usap sa gobyerno ng Spain. Hindi ba? Para lutasin yung mga kasong yan. Eh pwede ba yung ganun? Eh kasi iba yung batas doon sa kanila, iba yung batas sa atin. Ano? Eh pero walang ginagawa yata yung ambassador natin sa Spain, mga kaibigan. At ang foreign affairs, dahil lumabas na yan, may video, isa-share ko, kung ma-isa-share ko, ha? Mapapanood ninyo, dapat gumawa ng, ano, ng hakbang ang ating foreign affairs, hindi yung nakikihalo sa, hindi naman issue tungkol kay Sanchez, hindi naman issue yan ng, ano, eh, ng foreign affairs, eh. Dapat hindi nakikialam dyan si, ano, si Teddy Boy Luxin, ha? Oh. Bati pa tayo dito. Si Carmela Torres Balcos na ating pong katropa, nanonood din po. Si France, si Francis na bati ko na 'yan. Si Gilbert Silvestre. Dapat po mag-isip-isip na si President Digong sa pakikitungo niya sa China bago mahuli ang lahat. Eh, ewan natin eh, kung ano magiging resulta nitong pagbiyahe na ito ni Presidente Duterte. Di ba una, pinangako niya, igigiit niya yung desisyon doon sa, ano, sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Oh. Yung pabor na desisyon sa atin. Eric Hemosilla ng California, binabati po natin. Si sa USA, pag nagkasala ka, miski matanda ka na, bubunuin mo pa ang hatol sa iyo. Pero diyan sa Pinas, binibaby. Oo nga naman eh, tulad daw ni Enrile at Yasay ngayon, lalo si Erap. Ah, alam nyo, si Yasay, may kaso pala ito, no? Hospital din ang takbo, eh. Eh pero may piyansa naman yung kaso niya, hindi naman, ano yun, eh, di ba? May piyansa naman yun, eh. Umaarte pa sa TV. Oh, si Nenita Rapinan. Sipin mo na ilagay sa DFA yung may kaso. Di ba bukod sa US citizen? Oh. Si Nenita Rapinan, ha? Nanonood from Belgium, Europe. Oh. Alam nyo, si Cesar Montano naman. Ba? Paano ng ano yan? Naging reserva kuan niyan, officer. Reserva officer na ngayon. Ah, ewan ko, totoo yun, naka-uniforme. Reserva officer? Ano yan? Tinatanggap ng armed forces yung mga ganyan ang pagkatao? Ah, may record? Sa Department of Tourism? Sus Mar Joseph. Yan ang ginagawa niyo mga reserva officer? Ah? Yan ba ilalaban natin sa China? Oh, si Mon Graho, cancel na daw ang pagpunta sa China. Ah, hindi ko alam, pero may mga nauna na yata ron eh. Oh, si, hindi, ang alam kong kinancel, yung may isang probinsya doon, Fujian ba yun? Oh. Eh, ginawa raw ng monumento yata yung
mother ni ano, o may ipapangalan sa mother ni Presidente Duterte, eh, hindi na siya matutuloy doon. Oh. Hindi ko alam, ha? Hindi ako updated doon sa pagbiyahe niya, eh. Mga kaibigan, eh. So, dito naman tayo dumako, mga kaibigan, sa ano, sa ating pong si Bienvenido Cruz San Mateo ng Manitoba, Canada. Binabati po natin si Nelia Sapungan Tordesillas ng Valenzuela City. At ang kanyang asawa ay binabati po natin, no? Si Christier Malonzo. Si Danny Guno, watching from Edmonton, Canada. Matagal na raw tagapakinig natin. Binabati natin ang kanyang may bahay, si Ginang Nanet Guno. Birthday pala niya, August 26. Happy birthday po, advance happy birthday kay Ginang Nanet Guno ng Edmonton, Canada. Si Bella Regencia. Si Danilo Garcia. Binabati natin, ha? Si, sandali. Andito tayo. Yan. Si Arlene, nanonood sa atin, ha? Arlene Tanyedo Barrias ng Amsterdam at Mon Barrias na nandito po ngayon. Ha? Oh, nakilala na rin nila si Attorney. Naisama ko na sila kay Attorney Berteni Kausing. Oh, si JP Adisas, binabati natin ng Sangandaang Quezon City. Marlon Lopena Constantino ng Cubina, ha? Diyan po sa California, lapit sa Los Angeles. Yumi Pops, ha? Kakampi, yan si Montano sa China. Pag naglaban tayo, bayong yan, kapili. Ha? Eh, siyempre, mga kaibigan. Baka mga intelligence, Chinese CIA yan eh. Chinese Intelligence Agency. Si Chuchi Arcilla from Toronto. Mga kaibigan, binabati natin, ha? Chuchi Arcilla. Si Bing nabati na natin to. Sandali, ha. Hindi ko na mabasa, malayo na. Maliliit na. Si Eric na Hermosilla nabati na rin natin, di ba? Wala na tayong oras, eh. Siyempre, si Lolo ano? Ha? Nasaan yun? Si Lolo Benjamin Tado. Tsaka si Lola Veronica Tado. Ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ating pong binabati. Sa bayan ko ay isa Binabati rin natin, ha, yung mga taga Bagumbong, Caloocan City. 10 taon na raw sila nakikinig sa atin. Si JC, ha? Si Ferdinand Rayo, ha? Isang OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Reddy San Miguel, si Kamaita, binabati natin. Si Buenos Dias Joel Diaz. Ang sarap,
sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan. Nandito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood ng ating pong live streaming sa FB. Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bato de la Rosa! Lahat kami pantay-pantay, walang nang-awit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan, nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-awit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,